16 ng Pebrero, Sabado, sa 5th linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Maraming tao ang sumama kay Jesus at wala silang makain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Labis akong naaawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at wala nang makain, at kung paalisin ko silang gutom, baka mahilo sila sa daan. Galing pa sa malayo ang ilan sa kanila." Sumagot ang kanyang mga alagad, "At paano naman makakakuha ng tinapay para pakainin sila sa ilang na ito?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan bang tinapay meron kayo?" Sumagot sila, 7. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao, kinuha ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad para ihain, at inihain nila ang mga ito sa mga tao. Meron din silang ilang isda. Binasbasan ito ni Jesus at iniutos na ihain din ang mga ito. Kumain sila at nabusog at inipon ang mga natirang pira-piraso, 7 bayong. 4,000 ang naroon at saka sila pinauwi ni Jesus. Agad siyang sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at pumunta sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kumain sila at nabusog at inipon ang natirang pira-piraso, 7 bayong. Hindi lang sapat kundi laging sagana at nag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos. Mula sa 7 tinapay at ilang isda, nagkaroon ng ganong karaming pagkain para busugin ang 4,000 katao. 7 bayong na pira-pirasong tinapay at isda pa nga ang natira. Inipon hindi para itapon. Hindi rin para sa kanilang mga busog na, kundi para ipamahagi sa mga mahal nila sa buhay sa kanilang pag-uwi. Hindi kailanman magkukulang ang biyaya ng Diyos sa atin. Sumusobra pa nga para turuan tayong magbigay sa ating kapwa na nangangailangan din. Itinuturo din sa atin ang kwentong ito na anumang meron tayo, maliit man at kulang, kung itataas natin sa Diyos sa panalangin, hihipuin ito ng Diyos at pararamihin para mas maraming makinabang. Si Jesus, ang mismong anak ng Diyos, ang halimbawa natin sa mapagtiwalang panalangin. Pagsasagawa, sino mang buong puso at pagmamahal na nagbibigay sa kapwa ay hindi kailanman magkukulang sa kanyang sariling pangangailangan at lalong hindi siya mawawalan. Subukan mo.